sa karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa ating CMN roving reporter sa Mindanao. CMN Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel, at magandang araw, Pilipinas. Nagdeklara na ang may 61 mga barangays mula sa 63 mga barangay sa Special Geographic Area or SGABERMM ng State of Calamity bunsod ng El Nino Phenomenon. Dahil dito, kaagad namang bumuo ang Disaster Reduction and Management Council BERMM para sa isang rapid damage assessment and needs analysis team upang magsagawa ng isang sectoral assessment sa may 61 mga barangay sa SGA na lubhang naapektuhan sa tagtuyot. Nasa 78% na ng mga barangay mula sa 8 bagong tatag na mga munisipyo ng Pahamudin, Kadayangan, Kabaakulan, Northern Kabakan, Kapalawan, Malmar, Tugunan at ang Ligawasan ang nagdeklara na ng State of Calamity epekto ng El Nino. Napag-alaman na nag-ikot ang Regional Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team sa mga barangays na lubhang apektado ng tagtuyot upang malaman kung gaano kalawak ang pinsala dulot ng El Nino sa mga pananim at mga alagang hayop sa SGA. Samantala, umabot na sa mahigit 306 milyong piso ang napinsala ng El Nino Phenomenon sa usaping agrikultura sa North Cotabato. Batay sa huling report ng Office of the Provincial Agriculturist na si Roel Villanueva mula sa mga bayan ng Arakan, Alamada, Alyosan, Magpit, Pigkawayan, kasama na ang Kidapawan City ang labis na apektado sa El Nino. Kaugnay nito, pinag-utos na ng punong lalawigan na si Governor Emilio Mendoza na makipag-ugnayan ang Office of the Provincial Agriculturist sa Philippine Crop Insurance Corporation or ang PCIC upang matulungan ang mga magsasaka na makapag-avail ang mga ito sa kanilang programa sa usaping agricultural calamities. Wally Ramos, CMN Roving Reporter ng Mindanao Radio, Kalikasan ng Ingog City Base, nag-uulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.